Magandang tanghali mga boss. Ayan, so andito tayo ngayon sa farm mga boss at tanghali, at di natin naabutan yung pagkakasta nito. So yung pangalawang kasta mga boss ng ating si puti, yung ating white na yan. Okay, so medyo may pagka-land race siya mga boss, ano? So, ayan. So nakita nyo naman mga boss doon sa gilid, nakita natin may mga seminal gel pa. So okay lang yun mga boss, ibig sabihin lang nun is marami yun talaga yung similya ng ating barakong ginamit. So yung maliit pa rin yung kahapon mga boss, ano? Hindi naman ibig sabihin na maliit ay hindi makakabuntis yun mga boss. So okay na yun, more than ano na kasi yun, malapit na sa 7 months yung kanilang junior boar na yun mga boss. Kaya pwede na po yun. So match nga lang dito sa ating ano eh. Match lang sila nung ating guilt. Lahang ingay ng ano natin. Ang ingay ng mini barako natin andun. Mayingay siya mga boss. Ang pag-usapan natin ngayon mga boss is yung ginagawa naming management, ano? At pagpapakain sa ating guilt na bagong kasta o kahit inahin man mga boss. So doon sa batik na nasa gestating pen, halos 3 days lang yung pagitan nila mga boss. So tara, pag-usapan po natin yan kung paano nga ba. So ito mga boss, ano, bali bagong kasta lang. So kanina nga lang yung ikalawang kasta niya, kanang umaga. Di nga lang natin abutan mga boss, ano. Pero ito pa nga ito, may mga trace pa ng seminal gel. Ito na may normal lang na lumalabas talaga. Hindi po yan similya. Ano lang yun, gel lang yan. Mula sa barako mga boss. Meron pa nga sa ari nito eh. Check natin. Ano, may mga trace pa ng mga seminal gel. Hindi nga lang makita ano mga boss. So yun mga boss. Sa pagpapakain naman mga boss, ano? So, ito mga boss, pinabalik kahapon. So, hindi siya pinakain namin. Maging ngayong umaga, wala rin kain to mga boss. So, talaga pag nagpapakasta kami mga boss, ano? Pag nagpapakasta kami, wala talagang kain yung baboy. Halimbawa, kahapon pinakastahan, umaga, nagpakain pa kami mga boss. Pero nung ano, nung hapon na, hindi na kami nagpakain mga boss kasi magpapakasta na nga eh. Tapos kaninang umaga, hindi rin kami nagpakain kasi yun nga yung pangalawang kasta niya. So magpapakain kami mamayang hapon pa mga boss. Bakit nga ba ganun na hindi tayo nagpapakain mga boss, ano? So kita nyo naman, okay naman yung ating alaga mga boss. Hindi naman natin ano yan, tinotorture mga boss. So yun mga boss, ay practice talaga ng mga malalaking farm or mga farm pa, kasi yung pagkain mga boss, mainit yun sa katawan. Okay,
Yun yung dahilan kasi yung ating similya mga boss, hindi gusto ng similya yung mainit na temperatura. Kaya kung mainit yung katawan, yung receiving part, yung re-receive ng similya, hindi magka-match doon sa gusto na temperatura ng similya, maaari silang mamatay mga boss. Kaya ang ginagawa natin, hindi natin pinapakain yung baboy. Ngayon, kung nag-aalala kayo para baka kasi walang lakas yung baboy, magpainom na lang kayo ng tubig na merong dextrose powder. Yung dextrose powder mga boss ay isang source of energy yan. So magkakaroon pa rin ng lakas yung baboy ninyo kahit wala siyang kinakain. Okay, so dextrose powder mga boss, tandaan nyo po. So yan, para wala kayong maging problema kasi ang goal natin mga boss, ang goal natin is mabuntis yung baboy at marami yung maging biik. Kaya i-minamanage natin ng maayos. So isa na doon yung hindi pagpapakain sa kanya para nga walang init sa katawan, walang init ng digestion mga boss. So yung isa pa dyan mga boss na ginagawa kong technique ano, after magpakasta mga boss, mga isang oras halimbawa after kasta, is binabasak ko yung likuran na part ng baboy natin, hindi naman pinapaliguan. Ayaw natin na mabinat yung ating baboy mga boss ano. Ang ginagawa ko lang is binabasa yung kanyang likuran na part. Ganito mga boss oh. Okay, so yun mga boss, bago man ako magpakasta, is binabasa ko muna talaga yung ano, likuran na part. Pero hindi doon sa malapit na siyang kastahan. Kasi kailangan yung likod na part ng baboy natin, dry yan. Dapat dry yan kasi pagkabasa yan, yung barako is nagsaslide. So kailangan i-timing nyo rin. So, o kaya naman, basain nyo doon sa may batok na part. Mga boss, ang ginagawa natin kasi para basain siya, purpose natin noon is para mag-cool down. So, i-cool down natin yung baboy para yung similya is may receive ng baboy natin na hindi siya masyado mainit, mga boss. Doon nga sa konsepto kasi natin na yung similya ayaw noon ng mainit masyado. Okay, so after naman kasta mga isang oras, ganun din mga boss. So, binabasa ko, hindi ko pinapaliguan mga boss, binabasa ko lang yung likuran na part para lang mag-cool down siya mga boss. Purpose pa rin natin mga boss talaga ay yung similya. Hindi masyadong mainit yung katawan ng baboy para yung mga similya mga boss hindi mamatay. So yun mga boss, ano, kontrolado natin yung pagpapakain sa ating mga baboy. Lalo yung mga buntis. Ayaw natin na pag manganak sila masyadong malalaki yung mga piglets, mahirapan silang ianak, lalo na kung first parity pa lang yung ating mga baboy. Ngayon, para naman laging condition sila, ganito, maulan oh. Maulan mga boss oh. So yan, so maulan ngayon. So pag ganitong maulan o masyadong mainit o kaya papalit-palit ang weather condition mga boss, nagmimix kami ng Vitamin Pro doon sa mga buntis para meron silang malakas na resistensya, hindi sila magkasakit sa ganitong uri ng panahon mga boss. Tapos yung pakain nila mga boss, meron yang palaging sisikal. Okay, so yung sisikal is isa din sa pangkondisyon natin sa ating mga inahin para malakas yung kanilang katawan, matibay yung kanilang mga buto at kalamnan. So very important yan yung sisikal mga boss para sa ating mga buntis na baboy. Dito mga boss yung lagayan natin ng feeds. So ito, kita ninyo, meron tayo dito mga gamot. Yan, ito Vitamin Pro. Mga boss, yung sisikal naman, di ko alam saan nilagay ni Kirabin, baka nilagay dito yung sisikal natin mga boss. So minimix yan sa mga feeds, andito nga mga boss. Tapos ito yung darak natin. So yung pagpapakain natin mga boss, sandali, kunin ko lang yung takalan. So ito mga boss yung takalan natin. Ito isang kilong feeds ito mga boss ano. So yung ginagawa ko dito, pag nagpapakain ako mga boss, so dalawang takal nito kada kain. Pagka halimbawa, 'di ba yung palagi ko nang pinapakain halimbawa after 1 week,
That is 1.5 kilos daily. So, dalawang takal nito umaga, ito, dalawang takal nito umaga, dalawang takal hapon ng darak, mga boss. So yan, so dalawang takal yan umaga at hapon. Pero pagka nasa 1 week pa lang, after pa lang ng kasta, syempre konting darak lang din, mga boss, ano? So konting feeds, tapos konting darak. So yan mga boss, na-stranded na ako dito sa Babuyan. Umuulan kasi. So yan. So pagkain, vitamins. Nagtuturok din ako sa baboy ko. May medication program tayo. Nagpupurga tayo bago yan manganak. Tuturo ako ng iron. Bibigyan ko sa kanya ng B-complex. Yun lang. Yung mga importante mga boss. Yung vitamins. Minerals. So yun, so nagbibigay tayo niyan para talaga condition siya sa kanyang panganganak. So sa ngayon mga boss, meron na tayong tatlong buntis. So ilalagay ko rin ito sa gestating pen. So bukas. Yun. Tapos darating na rin yung isa ko pang binili na buntis. Pagdating dito, kasama na yung mga anak nun, yung mga piglets niya, mga boss. So, bali, sa ngayon is magiging apat na yung ating inahin dito, mga boss. So, mayroong inaalagaan pa si Kuya Robin doon, nasa, ano pa lang yun, mga malapit 80 days pa lang from birth. So, bata pa, pero gagawin ko rin inahin kasi yun, mga boss. So yun, medyo kahit papaano ay dumarami na yung ating mga alaga, lalo pag dumating na yung mga piglets natin na inano ng ating mga investors, mga boss, ano? So yung mga piglets na yon, so mas lalong magiging maingay, mga boss. Yun nga sa kabila, yung pinakita ko kanina, yun na wini-wielding namin, mga boss. So nagwi-wielding kami, mga boss, para sa mga piglets yon. So yung harang, mga boss. So yun lang, para medyo marami pa rin tayong ginagawa dito at patuloy pa rin yung ulan, mga boss. So yun lang muna, mga boss, sa ngayon. Umuulan, kailangan ko rin makagawa ng paraan para makauwi sa bahay, makapunta sa school, mga boss. So yun lang muna yung ating video. Salamat po sa inyo.